tatanggalan ng insurance pag umalis na sa trabaho niya? Hello mga best, welcome back again to our channel. Sa inyo mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na nanood dyan at nag-share na inyong mga ideas and comments. Shoutout sa inyong lahat mga best. Sana nasa healthy, happy and safe life kayong lahat. We thank God for everything and we ask forgiveness sa ating mga kasalanan and we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus name, amen. Shoutout sa inyong lahat mga best, sa mga bago dyan, welcome sa inyo. And sana huwag kayong magatubiling i-share ng ating mga videos mga best. And please subscribe sa mga bago dyan. Maraming salamat sa inyo. Para mas marami tayong mabigyan ng mga ideas na ganito. Mga ganun. So salamat sa inyong lahat mga best. So today's video, ay akong patagal din yan best kasi sayang yung oras. Today's video magbasa ako sa isa sa nag-private message sa atin. Shoutout sa iyo best. Alam mo kung sino ka. Ayoko nang banggitin yung name mo. Ang sabi mo dito, Dear Ate Sally, may afam po ako from Belgium. Andito siya best kung saan nandito ako. Mag 2 years na po kami. Willing po siya tumira dito sa Pilipinas. This August, planan niya pumunta rito at manirahan. Ang problem ko si Sally is, paano kami mabubuhay? Kasi sabi niya, pag manirahan na siya sa ibang bansa, mawawala ang kanyang insurance fee. Di na daw siya bibigyan ng company. Hindi pa kasi siya pensioner. Kasi 56 pa lang and partially disabled na siya. Di na makapagtrabaho. Ako naman, kunti lang yung sahod ko dito sa Pinas. Ask ko lang si Sally, totoo ba natatanggalan ka ng insurance once dito na siya manirahan sa Pinas? Thank you si Sally, sana mabigyan mo ako ng advice. I'd love watching your videos, keep safe. Maraming salamat sa iyo, Bess. Maraming salamat sa iyo. Sa sitwasyon mo, medyo matagal na nga kayo. Magto-2 years na kayo. And sabi mo, willing na siyang tumira dyan sa Pinas. At ngayong August, planan niyang pumunta dyan para manirahan. Ang problema mo is, sabi niya, pag hindi na kasi siya makapagtrabaho dahil partially disabled na siya. Ang sabi niya, tatanggalan siya ng insurance fee pag umalis na siya sa company. I think tama ang sinabi niya, Bess. Kasi umalis na nga siya sa trabaho niya. So, bakit pa siya bigyan ng... kumbaga kung na... disgrasya siya nang dahil sa trabaho niya, ay baka naman respond, hindi ako open masyado sa ganyan, best. Pero most of the time, insured ka naman talaga sa company mo. Ano man ang mangyayari sa'yo, ang company magbabayad ng mga gastusin mo or ano, yung mga ganyan. Pero sabi mo, disabled na siya. Dito kasi sa bansa na to, pag limawa, disabled ka na, hindi ka na makapagtrabaho, meron ka talaga matatanggap every month. Kumbaga, basihan natin yung kapatid ng Mr. Ko kasi when she was 30 years old something, na-disgrasya siya. Hindi yun sa trabaho niya. So parang iba, parang sa country na to, yun ang rules nila. Pag hindi ka na makapagtrabaho dahil na-disgrasya ka na, meron ka talagang monthly matatanggap. Pero yung sa AFA mo, disabled siya at tumatanggap siya ng insurance fee sa trabaho niya. And I think tama yung sinabi niya, Bess. Kasi nga, bakit ngayon? Bakit ganun? Kasi nga, nagtrabaho siya at doon siya na aalis na siya dito sa Belgium. So, dyan na siya manirahan. So, pag ganyang sitwasyon, never ko pa na-encounter yung ganyan. Kasi ang alam ko, pag dito ka, makakatanggap ka talaga ng every month, kagaya ng sa kapatid ng Mr. Ko. Ganun kasi siya. Parang na-disable siya ng, dahil sa accident niya. At tumatanggap talaga siya ng pera every month since 30 years old siya. Nasa 30s pa lang siya. Ngayon, nasa almost 60 years old na siya. So, hindi na siya nagtrabaho simula nung na-accident siya kasi hindi na nga siya pwede magtrabaho. At meron siya talaga natatanggap. Yung sitwasyon na talagang aalis na dito sa country na to, baka iba na nga ang istorya niya yan, Bess. Kasi wala na siya dito. Hindi na siya, kumbaga hindi na siya insured sa country na to. Maliban na lang kung pensionado na siya. Kasi kung pensionado ka, pinagtrabuhuan mo kasi yan. Kahit saan ka pupunta, matatanggap mo yan.
Kasi karapatan mong tanggapin yan dahil pinagtrabahuan mo yan. So, sa kanya, sabi niya, pag aalis na siya dito sa country na to, matatanggalan na siya ng insurance fee. And natry mo ba siyang tanungin, Bes, kung wala ba siyang ibang natatanggap? Kasi dito kasi sa bansa na to, pag na-accidente ka, disabled ka, hindi ka na makakapagtrabaho, meron ka talagang automatically natatanggap sa yung mga nandito pa. Pero yung sitwasyon niya, iba kasi yan. Parang alis kasi siya dito sa country na to. So, sa mga ganyan, wala pa akong masyadong idea sa ganyan. Baka nga totoo yung sinabi niya, Bes. Pero natanong mo ba, wala ba siyang ibang pera na natatanggap? Katulad ng pera na natatanggap niya sa gobyerno. Wala, hindi mo ba siya na tanong mo, Bes? Try mong tanongin yan. Kasi iba yung sa company niya. Iba yung sa company niya. Iba yung rules doon. Iba din yung rules dito sa gobyerno. So, tanungin mo yan, Bes. Kasi hindi niya basta-basang gagawin niya na wala talaga siyang pera. Meron yan siyang ibang income. Meron yan siyang ibang perang lumalapit sa kanya. Baka pagdating doon sa insurance ng company, ay talagang tatanggalin yun kasi aalis na siya dito. Baka totoo yun. Pero hindi yan basta-basang pupunta dyan sa'yo na walang ibang pera yan. Kasi parang nagpapalimos na siya nun eh. Ikaw nang bubuhay sa kanya. Tanungin mo lahat ng gusto mong itanong, Bes. Itanong mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya, yung sitwasyon mo dyan, I am worried. If you are here with me, this is this and that. And if you want something, maybe I cannot provide you. If you want something more than I have. Kumbaga, meron siyang gustong, ano, gusto niyang kumain ng ganyan-ganyan, eh, kung hindi mo afford. Mas okay talaga yung, ano, Bes, may pera siya talagang sarili niya. Kaysa naman wala siyang pera. Mahirap yung gano'n. So, tanungin mo yan, Bes, kasi nandito nga siya sa country na to. Pero yung sitwasyon na ganyan, aalis na siya sa bansa na to. Baka totoo nga yan, Bes. Pero tanungin mo siya, Bes, para alam din niya kung ano yung gusto mo itanong. Na if ever he wants something else, more than you can provide, baka hindi mo siya mapagbigyan. So, tanungin mo talaga siya. Hindi ibig sabihin na mukha kang pera, mukha tayong pera, sabihin natin na, may I ask, do you receive another income except dyan sa insurance fee from your company? Do you receive another income? Walang masamang magtanong dyan ba? Seryosong tanong yan. Seryosong talagang tanong yan at dapat nasagot ng AFAM yan sa'yo. Simpleng tanong yan at hindi yan dapat ikagalit ng taong normal. May ganun talaga tayo, taong normal. Normal na tanong yan. So, itanong mo yan sa AFAM mo, do you have any other income? Do you have any other money coming to you except the money from your insurance company? Kumbaga, insurance fee from your company that you work with. Tanongin mo yan, Bes. Mga ganun. Normal na tanong yan para alam mo yung sagot niya. Kasi nga, iba naman yung sitwasyon. Aalis kasi siya. Pupunta na siya dyan. Aalis na siya sa country na to. So, tanungan yan, Bes. Tanungin mo yan. Importante, seryoso siya. Mahal mo siya. Mahal mo yan si Afa mo, Bes. Kasi, may gano'ng, wala katiwala tayo. Kung mahal mo yan si Afa mo, Bes, lahat naman nahanapan ng paraan. At hindi ba, naisip siguro ni Afam, kung yung pera niya na meron siyang natatanggap every month, halimbawa, yung pera niya natatanggap sa gobyerno, sabihin na lang natin na gano'n. Halimbawa, kung meron siyang natatanggap every month, yun ang magagamit niya. Mas malaki kasi yung value niyang pera na yan kung gagamitin dyan sa atin sa Pinas. And, pwede naman siguro mag-antay siya, Bes. Pwede siyang mag-antay ng, ano, ilang, ano na siya ngayon? Nasa 50, almost 60 na siya. So, yung iba kasi dito, kung nag-start ka ng maaga, nakapag-work ka na ng 46 years, so 60 years old mo, yung iba kasi maaga nag-start. Mga 14 years old, 15 years old, nag-start sila. So, maaga sila makapag-pension. Nasa 60 years old, pensionado na sila. So, si Afa mo, kung hindi niya kayang makapag-antay hanggat mag-pension na siya, tanungin mo lang yan, Bes, na make sure na meron din siyang sariling income. Kasi, ang hirap nga yun. O kung meron man siyang pasimula, alam mo, kung meron man siyang savings ngayon, kung meron siya, start niyo ng business, yung negosyo, kumbaga, yun palaguin niyo. Kahit walang income si Afam, kung meron siyang naipon ngayon, yun ang start niyo ng business niyo para yun ang mag-provide sa inyo. Kung talagang hindi na niya kayang mag-antay ng pension, kasi yung pension kasi automatically natatanggap talaga nila yun every month.
At mas malaki ang value ng pera dito kung dalhin dyan sa Pinas, kung dyan gastusin. Halimbawa, yung nasa 20,000 euros dito or less, aabot na yan ng 1,000,000 dyan. Ang laki ng diferensya, Ves. Dito, 20,000 euros or depende yan kung magkano ang value ngayon. So, halimbawa, 20,000 euros dito, i-convert yan sa Philippine money, ano na siya, nasa million na yan, 1 million yan. So, ganun ang difference. E kung merong savings si Afam na 60,000 euros, so nasa more than 3 million na yan sa Pinas. Makapag-start na kayo ng, makapag-bili nga kayo ng house and lot dyan na 1.5 million. Meron ba ngayon? Kung merong bahay na house and lot na 1.5 million or 2 million, bibili si Afam ng ganun. Sa inyo kaagad yan. Or kaya paupahan niya yan, tapos mag-rent kayo ng mas mura. Maraming paraan, be. Sobrang daming paraan. So, pag-usapan nyo ng maayos para maging okay ang lahat. Kasi pag interesado ka sa kanya, mahal mo siya, tanungin mo siya sa lahat ng gusto mong itanong, bes. At ang mga affirm na seryoso ay masaya yung sagutin ang mga tanong ninyo. Para mapag-usapan ninyo ang mga paraan na dapat yung gawin. Para mapagplanuhan ninyo ng husto. Mahirap yung magkasama na kayo dyan. Saka ka pa magtanong, magkagulo-gulo kayo dyan, bes. At least ngayon alam mo na kaagad para prepared. Ganun. Maraming salamat sa pag-share mo, bes. And sana may natutunan ka dyan. Just be yourself. Huwag kang mahiyang magtanong kung anong gusto mong itanong. Karapatan mo magtanong, bes, kasi hindi mo pa yan ganun kakilala. Lalabas pa naman ang totoong galing ng isang tao pag nakasama nyo na yan. So ngayon, lubos-lubusin nyo na yung pagtanong nyo dyan. So kumbaga, yan, tanong-tanong factor na. Tingnan natin kung hanggang saan abot yung pasensya nito. Kung hanggang saan yung pagmamahal nila sa inyo. Ganun yun, bes. Maraming salamat sa pag-share mo, bes. Sa mga may ka-relate, naka-relate dyan, sana matutunan nyo rin yung mga ganong bagay. Maging totoo kayo sa sarili ninyo. Yan. So, magbasa muna ako ng mga comments dito. Shoutout sa iyo, bes. Maraming salamat sa pag-share mo. Kay Sister LV Guerrillana. Hello po, ate. Kumusta po kayo? Okay naman, bes. Usong ubo-ubo dito, bes. Sobrang lamig. Kahapon, lakas ng ulan, hangin, Diyos ko. Tapos, winter pa. Diyos ko, Lord. Ayan. So, shoutout sa iyo, bes. Kay LV Guerrillano. Kay Sister Fortuna, tama po. Maraming salamat sa iyo, bes. Kay Mariso Bofete, tama po yung pagbasa ko, bes. Bisaya ako. Girl, di kanya type. Yun sa nag-like ng post ng ibang girls. Ako, ang hirap. Sakit nun. May ganung factor. Ayan. Shoutout kay Sister Alvi Libre. Say, Ate Sally. Okay na kami dito sa Limasawa Island. Unti-unti kaming bangon. May bahay na ako. Afam ko, walang pakialam, bahala siya sa buhay niya. Tama, bes, walang bahala siya sa buhay niya. Hindi mo yun kawalan, bes, yung afam na yun. Ayan, kay sister, kay Donkey Adam, shout out to you, Donkey, and thanks for coming in. Ayan, kay sister, shout out kay sister Simply Life Jean, shout out sa you, bes. Maraming salamat sa pag-share mo dyan. Kay sister Emily Hilot, good day to you and to your family, si Sally, take care and stay safe. Maraming salamat sa inyo, bes. Good luck sa inyong lahat mga best. Take care and stay safe. God bless.